At wala siyang idea about sa akin. Ako pala ay isang halimaw sa kama. Joke lang, guys. Hello guys, welcome back sa aking channel. Kumusta mo? For today is all about how I met my Slovakian husband. Which is isang linggo ang ibig na uwi sa kasalan. Grabe yung love story namin. Hindi nyo lubos maisip mo within 3 days lang. Dating website lang kami nagkakilala nito. Na hindi ko naman akalain na siya pala yung giging husband ko. Kasi para sa akin, go with the flow lang ako that time. Hindi pang ata ako noon eh. Hindi ko talaga lubos maisip na siya yung magiging husband ko. Kasi hindi ko talaga siya kilala, guys, sa totoo lang. Both strangers kami to each other. My God, man. First chatting namin November 2015. Nakilala ko ang aking husband sa Asian dating website. Marami akong nakilala doon. Ganun ako kaharot. Nung nalaga pa lang ako, maharot na ako. Ang dami ko kasing ka-chatmate. Hindi lang yung husband ko. Haba ng hair ko. Ito yung story namin, guys. Nakilala ko siya sa Asian dating website. Foreigner doon, seryoso. Hindi ko sinabi lahat. Pero may mga matitino talaga doon sa website na yun. Kahanap kayo ng mga foreigner. Gusto nyo mapangasawa. www.asiandating.com website. I-try nyo yan, promise. Ang daming matitino doon. Lahat naman ng website ata, may mga kasagulero din eh. Nag-login ako sa Asian dating website, pero ang sa akin yan, kumukuha lang ako doon ng mga matitinong foreigner, and then sinasabi ko sa kanila, la akong internet. Kasi sa accommodation namin dati, mahina talaga yung internet. Ay dagdagay ako doon sa aking profile na seryoso ako, char lang. No. Nag-like lang ako sa kanya. And then, ang ginawa niya is nag-message kaagad siya. Nagpakilala siya. Ang haba talaga na message niya. Hindi ko na talaga kasi ma-open yung website na yun. At least may proof ako sa inyo. Bakit siya? Pero, doon siya sa London, nagtatrabaho for more than 10 years. Assistant daw ng chef. Ang ako naman na maharot, bigay ko sa kanya yung WhatsApp ko, yung Facebook, and then yung Skype. Pero tumawag siya sa akin through Skype. Sinabi niya sa akin, gusto daw niya akong makita in person. That time, yun pala, nakabook na yung holiday niya by December. So nagtatanong siya sa akin kung okay lang bumisita ng Dubai para makita niya ako at makilala. Sabi ko sa kanya, why not? I am always free. Because I am a single, ready to mingle. December 1, 2015, yun flight niya London to Dubai. So nakita kami December 2, 2015. Jumeirah Metro Station, doon kami nagkita. And ito ang binigay niya sa akin. Sabi niya, wala daw siyang ibang regalo para sa akin. Eh, hindi ko naman hinihingi sa kanya yung regalo. Ang importante, makilala ko lang siya. Nagpa-impress din si Lolo. And ako ang nagiging tour guide kasi wala pa siyang alam sa Dubai. Sabi ko sa kanya, napashare tayo kahit saglit lang. That day din, sinagot ko na siya by holding hands lang. Nagsagian yung mga kamay namin. Ang hinold na niya ako. Ang girl din, sabay hold ng mahigpit. Oh my God! First day, naging kami kaagad. Wala'y pagduha-duha. Uy, Diyos ko! Ganun ako kaharot. Kaso nga lang, wala pang nangyari sa amin. Kasi napakipot pa ako. Virgin. Saan banda? Sa ilong. December 3, nag-date na naman kami ulit. May binanggit ako sa kanya. Kung sino yung lalaki makakapagbigay sa akin ng ring, it means siya na yung magiging husband ko. Ang sabi niya sa akin, where can I buy the ring? Sinashock naman ako. No, it's okay. It's not necessary ring. I have to buy the ring before I go back to London. Walang idol, derechuhan na. Itong cement ring ang binigay niya sa akin sa gold shop namin ito binili. Ako pa naman ang pumili nito. Sabi niya sa akin, para mas madali, ako daw pipili ng design. Wala talagang thrill yung love story namin. Wala talaga akong idea about sa kanya. At wala siyang idea about sa akin. Ako pala ay isang halimaw sa kama. Joke lang, guys. May alam pa ako na yung tila dalakit-kit.
Joke lang guys. So, ang gumi talaga ng isipan ninyo guys. Ba't ako napunta doon? Change topic nga tayo. Bumalik na siya ng London. Ayun, naiwan ako doon sa Dubai. Alam nyo, nakanganga lang ako ba? Hindi ako makatulog that time. Iniisip ko parati, ano itong ginawa ko? Tama ba itong decision ko? Pinakilala ko pa siya sa kapatid. Sabi naman ng aking kapatid, huy, pag sure din ha, mauna na imong forever. Gano'n ang sabi niya, wala na ako, sabi ko, iwan ko. Recording 2016, pa-impress talaga si Lolo. Nagpadala siya ng 101 roses. Yung manager ko doon sa Dubai, hindi siya na makamove on sa flower. Sobrang healthy yung flowers na pinadala sa akin. Pati yung delivery man, nagsabi sa akin na, you are very lucky to have him. Card pa siya. So, alam ko na kung saan galing yung laklak na yun. Nandun yung pangalan niya. Siyempre, nandun na yung sweet na words. I love you. Lila, I love you to the max. Pag nag-asawa na, nag-hug. Sabi ko sa kanya, which 2016, magbakasyon ako ng Pinas. Sabi pa niya sa akin, that's good news. I will come with you. I would like to visit your family in Philippines. Na-shock na naman ako ulit. Sabi ko, ano na naman to? Bumisita siya sa Pilipinas. Kilala ko kay mama at papa. Tapos sabi nila sa akin, iyan na ba ang magiging husband mo? Wala akong sinabi. As in, ang talaga ako. Nakapagbakasyon kami sa Palawan. Ito ang remembrance namin. Obviously, may pangalan pa niya. Huwag ko ba, ba't ko nilagay dito sa t-shirt na to? Nandun na kami sa Palawan. Ang pinuntahan lang namin doon na sa Rayburn. Hindi kami nakapunta ng El Nido. Walang pera. Si Manoy, kinikid namin yung bakasyon. Siya pa talaga yung nag-fill up ng form. Tapos sinend lang niya sa akin, apply sa Dubai para kumuha ng visa. Na-approve yung visa ko. So April 2016, bumisita ako dito sa Slovak. Nakita ko yung family niya. One day lang ako bumisita dito sa family niya. Kinabukasan, flight na naman. Back to Dubai, then back to London. Different way kami. Gusto kasi niya mag-spend ng first Christmas sa akin sa Dubai. December 24 to 26, doon siya sa Dubai. So, doon ako nag-stay sa kanya. 3 days ako doon nag-stay sa hotel na tinutuluyan niya. Doon na po ang aming eldest. Pinasok kasi lahat eh. Walang tinira. Joke lang guys eh. Dami ko kasing posisyon ginawa that time. Nabuo tuloy yung panganay namin. Lang guys, always. Kayo naman, hindi kayo mabiro. Puro lang ako kadaldalan. Pero wala naman akong sagawa. I am the one, the way your son. Instead na ang plan namin noon, kasal muna bago ako magbuntis. Na-cancel na yung mga plan namin na instead doon kami sa UK para magstay, hindi dito sa Slovakia. Bakong promote ako that time as a shift in charge. Tumaas na sana yung sahod ko. Sayang, 3 months lang yung working ko doon. February 2017, nag-decide talaga ako mag-resign. Bawal sa Emirates National Oil Company ang buntis. A shout out kay Unica Soya, ang aking pinakamagandang friend from high school. And thank you so much for your support. Ano naman, patuloy mo akong susuportahan sa mga kabaliwan ko. Kachika-chikahan, kachismisan. Shout out din pala kay Daisy Grace Agokoy, ang dati kong kapitbahay from General Santos City, Apopong. Ang salamat sa iyong suporta. Please, portahi ang taong ko ninyo, maluod mo. Kinasal kami March 28, 2017. Nung kinasal kami, hindi na ako sexy, kundi butiti na. Civil wedding lang kami kinasal. Sa Pilipinas ko din pinanganak ang aking panganay. Yun, nag-decide na kami na dito na lang titira sa Slovak Republic. So yun, napoprocess sa lahat ng papers namin para sa akin at para kay Alex. Until sa kuha na niya kami. Ngayon, nandito na kami sa Slovak Republic na Sakira. Anyway, that is the end of our love story. Please remember, kapag walang knowledge, walang power! Don't forget to subscribe, hit the bell button para ma-notify kayo sa lahat ng aking video na i-upload every week. And thank you for watching, God bless, and see you in my next video. Bye guys!